What's up mga idol? Semi-Red Lifetime ban na, kakasuhan pa ni Aguilar. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Update lang sandali sa standing sa Group B, dahil kumpleto na ang mga teams na makakapasok sa playoffs. Ito nga ay ang Rain or Shine Elasto Painters, San Miguel Beermen, Barangay Ginebra at ang NLEX Road Warriors. Medyo nakakapanghinayang ang conference na ito para sa Blackwater, dahil kung natalo lang sana ang NLEX kontra Ginebra, sila na ang makakapasok. Ang ganda pa naman sana ng pinapakita nila ngayon dahil kay George King at Bearfield. Samantala, lumipat na tayo ngayon sa intense at pisikalan na laban sa pagitan ng Barangay Ginebra at NLEX Road Warriors. Ibang klase talaga ang nangyari sa laban na ito, dahil Battle of Rants ang ginawa ng parehong team. Sa first quarter pa lang ay ramdam na ang energy at kagustuhan ng NLEX na makuha ang panalo, dahil isang outright quarterfinal slot lang naman ang naghihintay sa kanila kapag naipanalo nila ang laban kontra Ginebra. Pero sa second quarter naman, isang major rally ang ginawa ng Barangay Ginebra kaya sila ang nakapagtayo ng medyo malaking kalamangan. Umabot din sa halos 8 points ito, biggest lead na nga ng Barangay Ginebra yan. Sa third quarter naman ay NLEX na naman ang nagpakitang gilas, sunod-sunod ang pagpasok ng mga tira nila, kaya naman naitabla nila ang score at sa bandang dulo ng quarter na ito ay nakakuha pa sila ng kalamangan. Naipagpatuloy ng NLEX ang mainit na opensa nila na pinangunahan ng kanilang monster import. Umabot sa 7 points ang kalamangan nila sa mga huling minuto ng laro, pero syempre ay may fight back na ginawa ang Ginebra. Naitabla nila ang score kaya umabot sa overtime, pero wala na silang nagawa pa sa OT dahil wala silang import matapos ma-injured si JB. Kaya naman tuluyan na silang natalo sa laban na ito at nakuha ang third place sa Group B. Samantala, ang pinaka-pinag-usapan sa laban na ito ay ang naging mainit na paghaharap ni Semi-Rad at Aguilar. May isang part na tinamaan si Jopet ng siko ni Semi-Rad, dahilan ito para matanggal ang dalawang ngipin niya. Ayon naman sa kumakalat sa social media, may imbestigasyon daw na gagawin ang PBA, at kapag napatunayan na sinadya talaga ang nangyari, posibleng lifetime ban daw si Semi-Rad, at baka kasuhan pa siya ni Jopeth dahil sa ginawa niya. Pero sa tingin ko naman, physical ang ginawa ni Semi-Rad pero hindi naman sinasadya, kinakausap pa nga niya si Jopeth para humingi ng sorry, pero syempre naiintindihan natin kung bakit ayaw siya kausapin ni Aguilar. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.